Napangiti ako ng bahagya sa sinabi nito. Thank you, pero wala pa yan sa plano, yung huling sinabi mo. Dahil totoo naman, isa pa wala pang ganong eksena, wala pang wedding proposal. At kung kailan, hindi ko alam. Who gustis and making my heart fully delightful? Hindi nito tinuloy ang tanggapin ng malaking offer sa bansang Amerika. His flight is supposed to be 2 weeks ago. But his tease and he continues running their own businesses. Pero bago yun ay humingi pa muna ito sa akin ng assurance kung babalik at tatanggapin na lang ba nito ang gusto ng ama nito na maging tagapangalaga muli sa naiwan niyang pwesto sa kumpanya nila. My only advice for him is to follow what he really wants to happen. At ganun ngang ginawa nito. Hindi ito nagkakwento tungkol sa ama nito because he really knew the issue between me and to his father. Yun din ang isa sa pinapaalala ko sa kanya na huwag akong alalahanin kung tatanggapin niya ang gustong mangyari ng ama niya. Para sa akin kasi ay okay lang naman. Labas naman ako sa ganyang mga issue sa buhay nilang mag-ama. At least, his father knows that he was still have each other now. After all the mess he did to make us apart, kami pa rin sa huli. Tara na sa event, Adeline. Your mom, your colleagues, your close friends, the nuns, those VIP guests, and your sponsors are already waiting for you outside. Pati na si Doc Zorin at ang iba pang mga doktor and psychiatrist. Also, Luna and James have already arrived. Ikaw na lang na may-ari at may special exhibit ngayong gabi. Ang wala doon. Ikaw pa talaga itong nagpapahuli, ha? Show up now, come on! Kailangan na nating hubaran ang mga obra mo para makita na nila yun lahat. Hinila na niya ako palabas ng opisina ko. Yeah, but wait, nakita mo na ba si Hugo sa labas? Did he arrive? Tanong ko dito habang naghahanda ng lumabas sa aking opisina. Umiling ito sa akin. Hindi ko napansin si Sir sa labas eh, sabi nito. I scowl. Sabi niya, susuportahan niya ako tonight. Sabi rin niya maaga siyang pupunta para maging escort ko sa exhibit na to. Himig pagtatampo ko. Why not call him now? Hindi nga sumasagot sa tawag ko this past few hours. I also call his secretary pero ang sabi kanina sa akin ay patapos ng importanteng meeting nito sa mga new investors ng kumpanya nila. Baka parating na nga yun. Bumuntong hininga ako, parang gusto kong tuluyang madismaya at tuluyang magtampo sa kanya. Sobra ko kasing inaasahang susuportahan niya ako ngayon, pero heto't wala pa rin siya. I've waited for him for almost 5 hours. I continue reaching him, pero ang huling sagot niya, busy pa rin siya sa meeting nila. I blow a heavy sigh. The party will continue without him. Hayaan mo kung hindi siya makarating, baka busy lang talaga. Tanging nasabi ko na lang but deep inside I'm really disappointed. Wait, tawagan ko si sir para sa'yo. Tampo-tampo ka kagad dyan. Hinugot nitong phone sa bulsa ng bestida nito. No, I stop her. Hayaan mo na nga. Let's go and face our guest. Ako na mismong humila dito palabas ng opisina ko. Okay, sabi mo eh. We go down the convention and Rosenda assist me with our guests. Lahat ng mga bisita ko sa exhibit ng gabing yun ay binati ako. Adeline anak, napalingon ako sa ina ko na naka-formal attire. Ngumiti ako dito. Ma, Cam, ipapakilala kita sa lahat. I pull my mom at the center of the event. Anak, nakakahiya. She's shaking her head. Ma, you don't have to be ashamed when you're with me or without me, okay? Pinagmamalaki kaya kita bilang ina ko sa lahat. I love you, ma'am. Come on, huwag ka nang mahiya. Maingat ko pa rin itong hinatak sa pinakagitna ng event ko. Iha! Hey, ladies and gentlemen. Tawag ko sa pansin ng lahat ng tao. Napalingon naman sa akin ang lahat. First, let me please introduce to you my mother, Luisa de la Vega. They clapped their hands. Some of them smiled but some of them were surprised. Ang pagkakaalam kasi ng iba ay uli lang lubos na ako. Kaya nagulat ang iba sa kanila. Lalo ng mga madre. Anyway people, a big warmth of appreciation for coming to my Heaven's Art and Museum event. I pushed this exhibit for the foundations. Lahat ng tulong namin ng team ko dito at lahat ng tulong nyo ay mapupunta lahat sa Heaven's Orphanage. Mental health care program and also to my feeding program. Thank you for supporting this event and it really means a lot to me guys. This is really a big help for me. Thank you. Tumingin ako kay Rosenda at tumango. And now, may I present you my masterpieces. Sabi ko sa mga ito na nakangiti. I know, some of you are excited. So open it now guys and enjoy watching. They gasp and they start clapping their hands,
nang isa-isa na alisin ng mga tao ko ang itim na tala na siyang tumatabon sa lahat ng obra ko na irerepresent at ibibenta namin ng gabing iyon. Hangang-hanga ang lahat at ang lahat ay pumupuri sa iba't ibang masterpiece ko. Well, I'm really proud while explaining the meaning of every masterpiece. Lahat sila'y pawang humanga sa aking talento sa pagpipinta. Almost each of the items already sold for my guest. Lahat din ng mga guest ko'y nagbigay ng donasyon para sa nasulong kong foundations. Foods and drinks come from my other sponsors. I don't allow foods in my exhibit show. But Rosend explained na mas kakaiba kung magsaserve kami ng mga dry foods at maglalagay ng round high table kung saan pwedeng mag-table na nakatayo ang mga guest. Well, tama naman yun para mas ma-enjoy ng lahat ang pag-explore nila sa mga paintings ko. We also have a photo booth para sa mga gusto may remembrance ng event na yon. Adeline, it's my best friend Luna. Hey Luna, James, thanks for coming. Humalik ako sa mga pisngi ng mga to. Thank you nga pala sa pag-sponsor nyo ha. Ang laking tulong nyo talaga para sa akin. Galing sa puso kong pasasalamat sa mga to. They both smile at nagkatitigan pang dalawa. Maliit na bagay, Adeline. Walang anuman, James smile. Ano ka ba naman sis? Sino pa nga bang magtutulungan? Anyway, it's not us. Hindi talaga kaming sponsor mo oh. Bigla tong tumigil. Ano yun? I frowned face Luna. Never mind what I've said. Wala yun. Sabi nito na parang may tinatago sa akin. Sige na, mamamasyal na muna kami ni James sa mga masterpiece mo. Luna, ano nga? Bye, Tita Luisa. Nice meeting you again. Bye, Adeline. Dumaan ng halos isang oras sa pag-i-entertain ko sa mga bisita ko nang wala pa rin hugo ang dumating. Panay ang check ko sa phone ko, ngunit ni isang mensahe tawag ay wala talaga ako natanggap mula rito. Malalim ako na pabuntong hininga, mas lalo ako nadismaya sa ginagawa nito ngayon. Hindi naman ito ganito, hugo is always coming on time. Sa dalawang linggo'y naging maayos din kami. Simula lang talaga ng araw na ito'y parang nag-iba na siya. Don't think bad, Adeline. Baka nga siguro napaka-importante lang ang ginagawa niya ngayon. Heist, but I need his full support for this event. Sana kahit last hour na lang ng event ko siya dumating. Please Hugo, come over here sweetheart. I need you around me. I, Rosenda, and my team are still busy facing our guest. Iniwan ko muna si mama sa tabi ng mga madre para may makausap muna ito habang busy pa ako. Humiyaw halos lahat nang biglang dumilim ang buong paligid. Napasinghap din ako. Ngunit, unti-unti rin namang lumiwanag ang mapusyaw ng mga ilaw hanggang sa may isang malaking liwanag ang tumutok sa aking kinatatayuan. Bigla ko nasilaw at tinakpan ng bahagi ang mata ko sa liwanag na magmula doon. Ladies and gentlemen, will you please face the screen projector? Sabi ng boses sa speaker na nagsalita. Napatingin naman ang lahat sa white wall kung saan nakatutok ang clear and big color projector. Oh, naririnig kong ilang reaksyon mula sa karamihan. Napalunok ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa kong nasa projector. To the woman I care, to the woman I adore, to the woman I respect, to the woman I very much in love, and to the woman I want to share my life with. The love song slowly begins to play. Napapakurap ako habang nagsisimulang slideshow photo album ko sa projector. Napalunok pa ako ng mga larawan naming dalawa ni Hugo ang bumulaga doon. Bawat larawan ay mga maiksing mensahe. May pulse begins racing habang nanonood sa mga larawan namin noon. May mga masasayang larawan din kami doon ng first month anniversary namin. Pati na ang nag-graduate ako nakasama siya. Nandun din yung mga best memorable pictures namin habang nasa bakasyon kami sa ibang lugar. Hanggang sa pinakita yung huli naming larawan bago pa man ako lumayo sa kanya ng tuluyan. Hindi ko na masyadong naiintindihan ang mga sinasabi ng MC na bigla na lang sumulpot nang walang iba kung hindi si Luna. Unti-unti ako lumapit sa pinakagitna. Napasulyap din sa projector ang mga inimbitahan kong bisita. Patuloy pa rin ang paglabas ng mga larawan ko. The next slideshow photo album is really making me feel emotional. Pati na sa mga nanonood. The story behind of my lovely best friend, Adelaida de la Vega, the well-known Adeline Cruz. Pagpapakilala ni Luna sa akin, na-diagnose si Adeline na may critical na colon cancer. Sobrang sakit ang dinanas niya sa nakalipas na 5 taon. Nasaksihan ko kung paano niya nalampasan ang kanyang mga critical na operasyon at chemotherapy. Marami pang sinabi si Luna na ikinagulat ng iba na walang alam sa akin. Napalunok ako ng mariin habang ini-scan pa rin ang mas malinaw na larawan sa projector sa puting dingding.
hanggang sa ang pinakita doon ay yung pagkakalbo ng buhok ko dahil sa patuloy kong pakikipaglaban sa sakit ko noon. Bukod doon may mga larawan din ako noong nawala na talaga ako ng hininga. She died for a few seconds, pero bumalik ang hininga niya. Ganyan kalakas at fighter ang kaibigan ko. She doesn't want to die. Why? It's because may tao pa siyang dapat balikan. Yung taong iniwan niya ng walang dahilan at paalam. Sabi ni Luna sa mic, people around are showing their real emotions. Napayakap sa akin si Mama Luisa nang lumapit ito sa akin. She is comforting me. I'm still holding back my tears kahit mamasama sana ang gilid ng mga mata ko. Adeline was declared by her two doctors a cancer-free patient after her 2 years of medications. Sabi nito na ikinasinghap ng mga nakikinig. Ang taong pilit na pinaghihiwalay noon ay pilit din pinagtatagpo ng panahon. Ngunit pilit din may trahedyang nangyayari para sila ipaglayong mali. Hindi nilang tao yung gusto nilang paghiwalayin kung hindi pati na trahedya. The next photo album is me and Hugo again sa isang nakakahabag na pangyayari. May maikliring video clip na kuha sa loob ng operating room. Doon na biglang sumungaw ang luha ko nang pinakita yung video kung saan nire-revive ng mga doktor ang buhay ko na mag-this is heartbeat ng monitor. I am getting more emotional when Hugo moved to my weak body at siya mismong nag-hand-to-hand revive sa walang pintig kong puso hanggang sa bigla ang bumalik ang heartbeat ko. The video stops when all the doctors assisted me immediately. Pilit ulit silang pinaglalayo, pero ang puso ito pa rin ang masusunod. Adeline is really a fighter. I wonder kung ilang buhay pang meron siya after she survived from her critical illness and the car accident. Hindi pa talaga siguro siya pwedeng mamatay dahil may unfinished business pa siya dito sa mundo natin. Pumalakpak ang mga tao, baka sa namamasang mga mata nila ang awa sa kinikwento ni Luna na buhay ko. God is really good all the time. Dahil sa sobrang matulungin sa kapwa at napakabait niyang tao ay sinusukliin na siya ng Diyos ng mga nag-uumapaw na biyaya. Look, after 23 years she unexpectedly found her real mother, Luisa de la Vega. Ang batang Adeline noon na walang kilalang magulang at pamilyang isa na ngayong masayang anak na kapiling ang tunay niyang ina. I am so happy for my best friend. Hindi man niya hiniling pero kusang dumating. Sabi nitong maluha-luha din. Napatango ako habang nagpapahid ng kaunting patak ng luha sa mga mata. I thought magtatapos na doon ang lahat. I thought matatapos ng pagbuhos ng mga emotions ko. But I'm wrong dahil lumitaw at lumantad sa aking harapan ang isang taong hindi ko na minsan inaasahang makakaharap pa muli sa buhay ko. The old man slowly forms a smile in my direction na ikinabigla ko. I didn't show any emotion kahit takang-taka na ako kung bakit ito nandito ngayon sa exhibit event ko. Lumapit to ng ilang hakbang. Tahimik ang buong paligid. Napalipat kaagad ang mga mata ko sa taong kasunod nito. Tipid akong umiti dito nang umiti ito sa akin at lumapit din ang bahagya. Good evening, Iha. Lumipat ulit ang tingin ko sa matandang dalsor. Good evening. Seryosong tugon ko dito. Don't worry, Iha. I'm not here to mess your life again. I'm here to support my son for this lifetime proposal. Dad! Iho, let me talk first. Sabi nito sa anak na may pagkakamahinahon. Matagal ko nang gustong gawin ito, Iha. Ang humarap muli sa'yo tumingin ng tawad. Mariin siyang bumuntong hininga at nagkibit balikat. Pero wala akong lakas na loob na harapin ka ulit, Iha. Simula nang magmakaawa ko sa'yo na sana kumbinsin mo anak ko na bumalik na't muli na magpakita sa akin. You know I'm such an idiot back then. I really admit it was all my mistakes. Hindi ko pala talaga kayang panghawakan ang buhay at desisyon ng anak ko. Napatunayan ko sa sarili ko na mas pipiliin ka niya kaysa sa ano pa mang bagay dito sa mundo. I am so proud of him dahil alam niya kung paano ipaglaban ang gusto ng puso niya. I am also proud of you dahil ilang ulit ka mang hadlangan na pagmamahalan niyo, ilang ulit ko man kayong paglayuin. Ilang ulit ko man kayong wasakan at ilang ulit ko man kayong saktan, heto pa rin kahit pilit na bubuot magiging isa. He softly beams. Ang tatag ng mga puso niyo, ang tatag din ang pagmamahalan niyo para sa isa't isa, Iha. As Hugo's father, will you let me ask for something? Nangunot ang noo ko at bahagyan tumango dito. Will you forgive my son? Ako nang lubos na humihingi ng tawad sa lahat ng kamaliang ginawa niya sa iyo nang dahil sa akin. He's also a victim, Iha. It was me behind his anger for you before. Biktima ko rin ang sarili kong anak ng tulad mo. Ako talaga naglagay ng lamat sa pagmamahalan yung dalawa. I'm so sorry, Iha. Iho, I'm sorry if I messed up your life. Iha, hindi mo man ako mapatawad pero sana kahit si Hugo na lang. I already forgave him for a long time ago, sir.
Hindi ho ako nagtatanim na puot sa aking dibdib. Even if you don't ask it, pinatawad ko na siya. Matagal na ho. Sabi ko rito sa mahinang boses. Hugo's hand reaches for my hand. Masuyon niya yung pinisil. I'm glad to hear that. Ang bait mong bata, isa pang hiling ko sa'yo't lalo na si ina mo, iha. Napasulyap ito sa nanay ko. Ma'am, pwede ko bang hingin sa'yong kamay ng anak mo para sa nag-iisang anak ko? Harap nito sa ina ko. Dad, napasinghap ako sa hayagang sinabi ng ama nito. Narinig ko rin ang naging reaksyon ng mga bisita ko sa paligid. Ang eksenang yun ay nagpapadala ng matinding pakiramdam sa aking mga bisita. Magandang gabi ho, sir. May ma'am starts talking. Mahal na mahal kong anak ko kahit aminado ako na hindi ako halos nagpalaki sa dalaga ko. Pero sa akin botong-boto naman ako sa binata mo para sa dalaga ko. Nakikita ko kasing kayang-kayang ni Hugong alagaan at mas pakamamahalin ng anak ko. Pero hindi ko man hawak ang desisyon niya. Kung saan siya masaya, hindi ako hahadlang. Nakatodo suporta lang ako para sa kapakanan niya. Sir, ang anak ko pa rin ang magdedesisyon sa bagay na yan. After all, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa niya sa buhay, deserve pa rin niyang sumaya ngayon sa piling ng mamahalin niya. Sa taong karapat-dapat para sa pagmamahal niya. Pumalakpak ang lahat ng tao sa sagot ni Mama Luisa sa ama ni Hugo. Napasulyap ako sa nanay ko. My mom smiles and dries my tears. I love you, anak. Hangad ni mamang kaligayahan mo. I love you too, ma. Agad kong niyakap si mama. Iha, pinunasan kong luha ko habang nakaharap sa tatay niya. Ako na nakikiusap, sana tanggapin mo na ngayon sa buhay mong anak ko. Pinapangako ko, hindi na ako magiging hadlang pa para sa pagmamahalan niyo. Hindi ko na ulit gagawin ang mga dating pagkakamali ko para hadlangan kayo. I'm so sorry, Adeline. I hope you can also forgive me for what I have done. Nalumanay pa rin tong pahayag at pakikiusap. Wala na ho sa akin yun, sir, because you already are forgiven in our last conversation. Inaamin ko nagmamatigas ako noong araw na yun sa inyo. Hindi ko kayo pinagbigyan dahil ang sama-sama pa rin ang loob ko sa inyo ng mga panahon na yun. But then I realized, tao lang ako. Tao na dapat magpatawad sa kapwa ko, tao. Sabi ko habang matalim na nakatingin sa mata niya, ang hirap talaga magpatawad, lalo na't sobra-sobra na tayong nasasaktan pero nagawa ko. Gusto ko kasi mamuhay ng payapa sa araw-araw, kaya lahat ng suklam ko sa inyo, dito sa puso ko inalis ko na. Sa wakas ay ngumiti siya at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, iha, pero napakalaking pagpapasalamat ko dahil sa pagpapatawad mo sa akin. I really sorry again for my big mistake. Sorry sa mga masasakit na paratang na binitawan ko sa iyo noon and for my evil plan against you and my son. I'm really sorry to both of you. Ngayon wala akong ibang hahangarin kundi ang lumigaya na kayong dalawa. Marry my son, iha. Yun sanang huling pakiusap ko sa iyo. Sabi nito na may sumungaw pang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kumislit biglang puso ko sa huling pakiusap nito sa akin. Napalunok pa ako ng malalim. Why are you pleading for that, sir? Bakit hindi anak niyo? Ayaw ba niya na siya mismong personal na magsasabi niya sa akin? Sabi ko sa kanilingon ng anak nito na nasa tabi ko. Ang mga tao sa paligid namin ay tumawa at gumawa ng ilang mga reaksyon. Ngumiti siya ng matamis at hinilika ng kamay ko sa kaang noo ko. Sweetheart, bulong niya. Inunahan talaga ako ni Dad. Hindi ko nga alam ang plano niya. Eto palang plano niya after he begged to come here with me. For my supposed surprise proposal to you tonight. Napapailim itong sinulyapan ng ama. Hindi ako kumibo. Basta ko lang ito tinignan sa kanyang mga mata hanggang sa naramdaman ko na lang na kami na lang palang nasa pinakigitna habang nakafocus na sa amin ngayon ang spotlight and also the soft music begins playing again. Namumula ko dahil pinagtitinginan pa rin kami na lahat ng mga guest na sa mga mukha nilang saya habang nakikisaksi sila sa proposal na hindi ko talaga inaasahan na ngayon agad mangyayari. To the woman I care, to the woman I adore, to the woman I respect the most, to the woman I very too much in love, and to the woman I want to share my life with. Napasinghap ako at mas lalong lumakas ang pagpintig ng puso ko nang lumuho dito sa harapan ko. Let me care for you for the rest of your life, sweetheart. Let's be together again, till we get old. Yung hindi-hindi na tayo maghihiwalay. Yung hindi-hindi na tayo lalayo pa sa isa't isa. Please accept the whole me in your life. Please marry me, sweetheart. Nagsitilian ang mga tao sa buong paligid namin. I promise you the best life when we're together, and I promise you the best family with me. I'm begging you, will you marry me, Adelaida de la Vega? Ngayong nagiging maayos ng lahat, eto na bang simula ng masayang ending sa kwentong pag-ibig ni Adeline at Hugo?
Huwag palalagpasin ang huling kabanata ng ating kwento.